Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, good morning! Magkape muna tayo guys. And so, dito muna tayo sa kitchen kasi tulog pa si Charles and baka pag doon ako dadaldal is magising siya. So, today is Saturday kaya wala siyang pasok and yun, normally late yan gumising. So guys, magkwentuhan muna tayo habang dinidepros ko yung chicken na lulutuin ko for lunch. And so yun, may mga kaibigan kasi ako na nagtatanong kung mahirap bang mag-asawa ng ibang lahi or mahirap bang mag-asawa ng Indian. So guys, hindi mahirap. Hindi mahirap mag-asawa ng ibang lahi or Indian kung nagkakaunawahan kayong dalawa at syempre kung nagmamahalan talaga kayo. So, for me, may mga adjustments syempre kasi magkaiba kayo ng kultura. So, kailangan nyo mag-adjust. Pero, hindi yun matatawag na mahirap kung syempre, mahal mo yung tao, gagawin mo ang lahat, diba? So, kami ni Charles, unang year namin na mag-asawa is syempre, nag-a-adjust kami sa ugali ng isa't isa. Hindi kasi kami matagal na mag-boyfriend at mag-girlfriend bago nagpakasal. So, kami ni Charles is parang madalian. So, yun. Nagmamadali kasi ako kasi late na ako sa biyahe. So, pinupwersa ko siya na pakasalan mo ako. Joke. Hindi. Totoo guys. Ako kasi ayaw ko na yung long-time relationship. Sayang kasi yung oras. And that time, siguro mga 33 years old na ako noon. And so, nung nakilala ko si Charles talaga is, ang una kong sinabi sa kanya is kung pakakasalan niya ako. Kung hindi naman, so, nasayangin yung oras ko. So, yun. Kaya mabilisan kami nagpakasal na dalawa. And so, dahil nga hindi namin kilala yung isa't isa, so may mga adjustment kami na ginawa nung unang mga taon na pagsasama namin bilang mag-asawa. But, hindi ako nahirapan or hindi rin siya nahirapan kasi kami ni Charles talaga is open kami sa communication. So, hindi kami yung pagka nagkakatampuhan is palilipasin lang namin hanggang makalimutan namin. So, pagka nagkakatampuhan kami, nag-uusap kami dalawa kung ano yung naging problema, kung ano ba yung mga ayaw niya sa akin, at kung ano yung mga ayaw ko sa kanya. So yun guys, ganun. Pero, hindi namin binago yung isa't isa. Siyempre, kapag mahal mo yung tao, mahalin mo kung ano siya, at supportahan mo siya kung ano yung mga gusto niya. So, ganun kami guys. And, ako, kahit magkatampuhan kami ni Charles, hindi ko nakakalimutan yung mga responsibilidad ko na pagluto siya ng pagkain, ihanda yung mga pangangailangan niya, pagpapasok siya sa office, yung mga damit niya dapat ready na. So, ganun pa din ako kahit magkatampuhan kami dalawa. And, hindi kami nagpapatagal ng tampuhan. Halimbawa, magkatampuhan kami ngayon, mamaya mag-uusap na kami or maximum is next day. Pero, hindi namin siya pinapatagal ng mga ilang days or weeks kasi ayaw namin masanay na parang, okay lang pala na kahit hindi kami mag-usap. So, mga ganyang bagay, guys. And, isa pa, kahit nagkakatampuhan kami niyan, hindi ako nagpo-post sa social media or actually, hindi ako mahilig mag-share ng mga problema, mga tampuhan namin kahit sa ibang tao. So, for me kasi is yung ayoko masira yung image ng asawa ko kasi yung image ng asawa ko is image ko din yan. So, kung ano yung magiging kasiraan niya is kasiraan ko din. So, hindi ako mahilig mag-post sa social media ng mga hashtag tampo kami ngayon dalawa, mga ganun. Hashtag magkaaway kami. So, mga ganun bagay guys. Iwasan natin yun kasi ang asawa natin is dapat pinangangalagaan natin yung image nila. Hindi lang sila, pati yung buong pamilya nila. So, guys, ganun. And yun, hindi mahirap mag-asawa ng ibang lahi as long as mahal nyo ang isa't isa at nagkakaunawaan kayong dalawa. Ang mapapayo ko sa mga
Pilipina na gustong mag-asawa ng ibang lahi or gustong mag-asawa ng Indian, mas maganda pa rin siguro yung kilalanin nyo sila ng mabuti kasi hindi lahat ng mga lalaki is pare-parehas ng ugali. So, mas maganda kung mas kilala nyo siya bago kayo magpakasal. Alamin nyo kung kaya kayong ipaglaban or tanggap ba kayo ng, matatanggap ba kayo ng pamilya nila in case na magpakasal kayo. At syempre kung ano yung mga plano niya para sa'yo. So ganun guys. And sa mag-asawa, pinaka-importante yung communication. Kasi kung hindi kayo mag-communicate sa isa't isa, hindi mag-work out ang relationship nyo. So, kapag kami mga problema, pag-usapan nyo, huwag nyo i-ignore lang. And, yun lang. And, magluto na tayo ng lunch. Baka magising na si Charles. Wala pa tayong lunch. So yun guys. Sana isa sa mga kaibigan ko nagtatanong na mahirap ba mag-asawa ng ibang lahi. So, sana magpanood nyo itong video na to. So, yun lang guys. So guys, tara magluto na tayo ng lunch namin for today. So, lagay natin yung ginger and garlic. So, yung lulutuin natin guys is ginataan na chicken breast with mushroom and spinach. So, yan, antayin lang natin mag-brown yung onion at yung garlic at ginger. So, ilagay na natin yung sibuyas. And, antayin din natin itong maluto. Then, next is ilagay natin yung chicken breast. So, ilagay na natin yung chicken breast. Guys, ilagay na rin natin yung mushroom. So guys, luto na yung chicken natin. Ilagay na natin to spinach.
guys, this is our video for today and thank you so much for watching. And if you are new to our channel, please don't forget to subscribe and press the notification bell so you will be updated whenever we have a new uploaded video. And see you in my next vlog. Be safe, everyone. Bye-bye.